So mga kapatid, sa buhay ng atleta, napakarami po siguro training, alam natin yun, no? Ang kanilang dinaan ng training, pagod, sakripisyo bilang atleta para sila ay makasama, para sila gumaling, para sila ay makwalify doon sa Olympics as representative, di ba? Siyempre, representative sila ng bansang Italia, ng Philippines, o kung alam mong bansa yung kanilang hinahanapan. At alam natin na hindi ito madali. At ito ay may kaakibat na mga sakripisyo, may mga marami silang ginagawa. Hindi natin alam, baka more than 10 hours, 8 hours training a day ang ginagawa ng mga atletang ito para umabot sila doon sa kanilang kalagayan. At may mga point na marahil sila ay nasisiraan ng loob, ng hinahan, ng sabihin natin ng will o ng parang gusto na nilang sumuko. At mga kapatid, ito ay larawan ng isang mananampalataya na tayo ay nasa takbuhan. Ang bawat isa po sa ating mga kapatid ay mga mananakbo. At tayong lahat ay mayroong finish line. So mga kapatid, ang tema po ng Book of Hebrews, kung ating pong pag-aaralan ito, the Book of Hebrews is the absolute, talks about the absolute supremacy and sufficiency of Jesus Christ as our High Priest and Revealer of God. So, High Priest. So, ito makikita natin ang sabi, supremacy and the sufficiency. So, ito yung trabaho ng ating Panginoong Jesus. Ipinakita dito yung pagiging Diyos niya at yung kasapatan. At ito po yung pagbubulay-bulay natin for the next Sundays. Na ang Diyos, nariyan siya, siya ay ating High Priest at ipinagkaloob niya, kumbaga sa ano siya, ang kasapatan. He is our, He is all we need. Siya yung kasapatan, siya yung kailangan natin, sagot sa lahat ng ating pangangailangan. So, itong Hebrews po na ito ay isinulat sa mga tao na paalala na kaya yung pangalan Hebrews, ito sila, ito ay specific group ng mga Hudyo. Ito kasi yung dahil sila ay sumunod kay Kristo bilang mga Kristiyano, nagkaroon sila ng mga hardship. At ito po yung gusto nating makita dito, na kasi yung mga ibang Hudyo, gusto na nilang bumalik sa dati, yung pagiging followers nila ng Judaism. Dahil nakaka-experience na sila ng mga hardship, nakaka-experience na sila ng mga persecution. Kaya na, ang tema, sabi natin, is the supremacy and the sufficiency. Bilang Diyos, ipinakita ng Book of Hebrews na ito, ako ang Diyos at yung sufficiency, ibibigay ko ang lahat ng inyong pangangailangan. So mga kapatid, God wants us to run. To run the race. At ang title po ng ating message for today is The Race of Faith. Tayo po lahat, tayo yun po, at tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa panibagong linggo na ibinigay ko sa amin, sa pag-iingat, sa lahat, Panginoon, ng blessings na aming tinanggap. At ngayon, Panginoon, sa panibagong pag-aaralan namin, Panginoon, samahan niyo po kami. Makita namin ang aming kalagayan at makita namin, Panginoon, ang mga dapat namin gawin na magbigay sa amin ng pagbabago sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, pakalinisin niyo ang aming mga puso at isipan sa pakikinig, Panginoon. Muli po, sa inyo po ang papuri ang pasasalamat sa pangalan ng inyong mga Jesus. Amen. So mga kapatid, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Tulad po nung ating sinabi, ang ating konteksto ay matatagpuan sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 4. At ito po ay
alam po pamilya sa atin, samahan niyo po ako sa pakikinig, isa pagbasa. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang malaki at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhang nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa kanya na kasalanan ng ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalimpana ang kalinglihan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manupay-pay o manghinaan ng loob. Verse 4, hindi pa humahanto sa pagdanap ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. So ito po yung ating mga verses na pagbabatayan ngayong hapon ito. So mga kapatid, as believers, there are three things to do. Meron tayong tatlong dapat gawin to run the race of faith. Three things to do to run the race of faith. Una, ang sabi ko sa verse 1, unang dapat natin gawin is lay aside the weight. May tumatakbo ba dito na may yung mga atlet, nakita nyo ba? Di ba napapanood nyo sa TV? May mga dala-dala ba yung bag? Di ba walang dalang bag yan? So, ang sabi nyo sa verse 1, kaya dahil napapaligiran kayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balaki at ang kasalanan kumakapit sa atin. So, lay aside the weight. Doon sa musikal na takbuhan, lahat ng pwedeng pag-aaroon. Meron bang mga sports, naging sports dito, o like sports minded, o naging atleta ng kabataan? Si Brother Kiki. Well, basketball, sa takbuhan, meron bang mga mananako dito? Pag ginahabol lang ang aso? Ang mami daw, tumatakbo. Oh. So, doon sa takbuhan yung mga pati, lahat ng pwedeng pag-aangon. Diba? Ngayon nga, dahil sa technology, mag-aangon sa sapatos. Diba? So, yung mga short nila, damit, nakita nyo, puro aerodynamics yan. Kaya nga, ang napakaraming factors na ikinukonsider. Alam nyo ba, maging daw yung mga balahibo, yung mga balbon? Kaya nakita nyo, pag kino-close up, nakita nyo, may mga tumatakbo bang balbon, nakita nyo, ng mga balahibo. Wala, di ba? Kasi inaahin nila yun. Totoo yun. Kasi pinaniniwalaan nila na may kinalaman pa rin ito doon sa aerodynamics ng pagtakbo. Ultimo yung mga balahibo inaahin para mas asiguro na talagang walang weight, walang magiging balakid sa pagtakbo. So mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, ano yung mga balakid? No, ano yung mga hindrances? Ano yung pabigat sa atin sa takbuhin bilang mga mananampalataya? Brothers and sisters, the greatest hindrance is sin. Yung kasalanan. No? Meron tayong mga nagagawang kasalanan na hindi natin sinasadya. Pero mga kapatid, yung sinasabi dito ng may akda ng Hebrews ay yung mga kasalanan na nakakapit. Yung mga inaalagaan natin kasalanan na pumipigil sa atin upang magpatuloy tayo sa pagtakbo sa atin. No, yung pagtakbo natin bilang mga mananampalataya. So, the greatest hindrance is sin. So, mga kapatid, ano yung mga pabigat na yan? Meron pa ba tayong inaalaga ang kasalanan sa ating buhay na humahadlang para makilala natin ang lubusan ng Diyos? O, yung may mga bahagi pa, aspeto ng ating buhay na hindi pa rin natin naisusuko sa Diyos. So mga kapatid, lay aside the weight. Lahat ng pabigat. So another thing to do to run the race of faith is lay aside distractions. No?
Yung mga umaagaw ng atensyon. Napakaraming umaagaw ng atensyon, mga kapatid. Ang sabi sa atin ng Biblia, no, verse 2, focus our eyes on Jesus. No? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa kanya na kasalanan ng ating pananampalataya mula at simula hanggang bukas. Dito sa ating church o sa anumang iglesia, mga kapatid, marami tayong nakikita, marami tayong distraction. Doon nga sa ating channel, sabi, maganda po ang message, kaso ba't maingay ang background, pangit ang sounds, maraming mga bata, nagtatakbuhan, ganyan-ganyan. Ang dami daw distraction. Pero mga kapatid, tayo bilang natin dito, hindi naman tayo nadidistract dahil ang focus natin ay doon sa pakikinig. Ganun din yung buhay dapat natin. Minsan, marami tayong nakikita, si ganun, si ganyan. Kaya maraming nag-aalisan. Church members come and go. Nakapokus kasi na sila dun sa tao. May hindi na gusto, naalis. May nakita pangit, alis. E wala pong perfect church eh. Pero kung tayo ay nakapokus sa ating Panginoon, magpapatuloy at magpapatuloy tayo. Ang sabi, focus our eyes on Jesus. At another thing, kapag tayo nakapokus, what motivates us? Sa inyong mga trabaho, mahirap ang trabaho, pagod. Pero ano yung, kumbaga sa ano yung nagdadrive sa atin? Bakit tayo nananatili dyan sa trabaho na yan bukod sa wala tayong choice? Kasi pastor, wala akong choice eh. Ang hirap kumuha ng trabaho. Tapos, umuusapan niya agad eh, matanda na kasi pastor eh. Nagkakailan na. No, baka hindi na kami irregular, di ba? Bukod sa mga ganyan na mga dahilan natin at yung realidad ng buhay, ano yung nagdadrive sa atin? Kasi kailangan natin kumita para sa pamilya, di ba? Ang ating Panginoong Jesus, dito sa race of faith, nung ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, ano yung motivation niya? Kung tutuusin mga kapatid, the Bible is very clear. Kung ginusto lamang ng ating Panginoong Jesus na hindi mamatay sa krus, pwede po. Kung ginusto niya na magpadala ang Diyos Ama ng ilang legions of angels para subukin lahat ng mga nagmamak sa kanya at nagpahirap, hindi po. Pero ano yung motivasyon ng ating Panginoong Jesus para magpatuloy? Ang sabi, no? Dahil sa kagalakan kami naghihintay sa kanya. That the goal of Jesus is to glorify the Father. No? Hindi niya inalimtana ang kalihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa trono, sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya nga, sabi natin, no? Yung tema ng Hebrews is the priesthood of Jesus Christ. Di ba sinasabi natin ang ating Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan? Diba, inilibing, muling nabuhay, umangkit sa langit, naupo sa kanan ng Diyos at naging tagapamunitan natin. The High Priest, no, isa po yan sa mga offices ng ating Panginoon Jesus. No? Nandun siya sa kanan ng Diyos at tagapamunitan sa atin. So, yun po yung motivation ng ating Panginoon Jesus. Para bigyan ng kaluwalhatian, bigyan ng kagalakan ang Diyos Ama. Kaya niya ginawa yung lahat ng ito. E tayo mga kapatid, ano yung motivasyon natin to run the race? Ang sabi doon sa 1 Corinthians 9:25, lahat ng manlalaro at nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang galing para panandalian lamang. Ano yung sinasabi dito? Yung dami na laurel. Diba? Kalabagan din din, meron yung puno, mungingi kayo. No? Pero tayo, anong sabi? Ngunit ang galing parang hinahangal natin ay panghabang panahon. That is the reason, brothers and sisters, why we run the race of faith. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Yun yung motivation natin. Diba? Kaya ang
matulog ka, masakit ang katawan mo, pero pag-isip mo, ano yung nagbibigay sa'yo ng lakas, nagbibigay sa'yo ng motivasyon, di ba? Yung mga mahal mo sa buhay, kasi kailangan mo magtrabaho. Kailangan tayong kumita. Yung mga may barak magbakasyon, malaki kasi ang gastos. Kailangan mag-overtime, kumita ng kumita ng marami. Tanya na niyo yung motivasyon niyo, mga kapatid. Pero the thing na kailangan natin makita, as Christians, we are not running for perishable goods. So, hindi tayo tulad ng mga ordinary atleta na doon lamang sa medalya doon. So, o ano man, bronze, o ano man yan, yung cash prize, o ano man mga material na bagay na pwedeng i-offer ng mundo. Kasidatan, di ba? Maraming mga sumisikat. Pag nakakakuha sila ng mga gold, sumisikat sila. Pero ang mga mananampalataya, they aim for eternity. Amen? So, yung pangatlo, mga kapatid, lay aside hardship. In verse 3, sabi dito, isipin ninyo kung gaano ang iniis niyang pag-usig. We are talking about Jesus Christ dito. Sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manumpay-pay o panghinaan ng loob. Verse 4, sabi dito, hindi pa naman humantong sa pagdalan ng dugo ang pakikipaglaban ko laban sa kasalanan. Lay aside hardship. Mahirap ang buhay. Mahirap maging mananampalataya. Ako, kahit kayo ninyo kirap, pag may sinabi, nagsabi sila na madali ang maging Kristiyano, papatunayan ko sa kanila na hindi totoo. Siguro yung hindi totoong Kristiyano, madali. Pero mahirap po ang maging totoong Kristiyano, mga kapatid. Dahil marami pong hardship. Alam niyo ba that Jesus promised three things in His disciple? Sa mga disipulo na nangako ang Diyos, kung pag-aaralan natin ang ministry at yung mga last words, yung mga huling habili ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, kung susumahin natin yung meron patong bagay doon. Una, He promised that they will empower them. Kaya nasabi natin kanina, the book of Hebrews, diba? Supremacy and sufficiency. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko. And they receive the power of the Holy Spirit, diba? Sabi ng ating Panginoon nyo, bago pa sila pasukuhin, antayin ninyo ang pagdating ng banal na Espiritu. In-empower sila. Nakakagawa sila ng miracles. Another thing, ang sabi niya, I will be with you. Diba? Ako'y sasain nyo saan man kayo pumunta. I will never leave you even in the Old Testament. Oh, ang sabi, I will never leave you forsake you. Doon naman sa Matthew sabi, I will be with you until the end. So, pangatlo, ang sabi, they will encounter hardship. Sinabi ng ating Panginoon niya. Kasi sa simula pa lang, if you want to follow me, sabi ng ating Panginoon Jesus, take up your cross. Kaya hindi po madali ang maging mananampalataya. It will be filled with hardship. Kaya nga ang sabi, lay aside hardship. Lahat tayo mga kapatid, may kanya-kanya ng hirap. Hirap sa trabaho, may mga hirap sa katawan, hirap sa isipan, nai-stress, hirap sa kasama. Okay, ako sa inyo. Kanya-kanyang hirap yan. Diba? Kaya ang problema, ang problema, material, relasyon, kalusugan. Sige, magsabi kayo ng hindi iba pang problema na hindi agad to. Yun lang talaga. Material na problema,
problema sa relasyon o problema sa kalusugan. No? Siyempre, bukod yung spiritual aspect. Pero yung pang-araw-araw ng problema ng isang tao, regardless kung siya ay mananampalataya o hindi, pumapasok lang sa tatlong doon. Yun yung pang-araw-araw natin kinakaharap ng kapatid. So, ang sabi, lay aside the hardship. Kung ang ating Panginoon, our greatest example, eh, nilay aside the hardship. Yun din po yung gusto niyang gawin natin, mga kapatid. Ang sinasabi natin, yung hardship natin, sabi niya, isipin niyo kung gaano ang tiniis na pag-usig. Meron ba kayo, meron ba sa ating pinanganak sa sabsaban? Ha? Wala. Ang Panginoong Jesus pinanganak sa sabsaban. Meron ba sa ating na lumalaki na hinahati siya at gusto siyang patayin? Wala. Meron ba sa ating na bata pa, siguro dito, meron. Baka sabihin natin sa ibang pagkakataon meron na bata pa lang namatay na yung tatay niya at siya yung nagtaguyod ng kanyang mga kapatid, siya yung nagtrabaho kasi ganun yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. Maagang namatay si Joseph, siya yung nagtaguyod ng kanyang kapatid, siya yung naging padre din pamilya. So, tingnan yung hardship. At meron ba sa atin dito na in-under yung trial, no? At napatunayan hindi siya nagkasala pero pinarusahan pa din. Diba wala? Yung justice system natin dito, kahit minsan na, may kasalanan eh. Basta nagawa ng paraan at nakita na naging technical lahat, diba? Nagawa ng paraan na para mawawalang sana, nawawalang sana. Hindi nang paparusahan. Pero ang ating Panginoon, napatunayan na walang sana. Pinarusahan pa din. Diba? So, mga kapatid, versus our hardship, wala po sa kalingkingan na dinanas ng ating Panginoon. At tayo, bilang mga mananampalataya, ano man yung mga hardship natin na nagpapahina ng pananampalataya natin, mga kapatid, imagine nyo yung mga nako ng mananampalataya sa atin. Diba? Na, para lang sila makapag-worship, nagtatago sila, pinipersecute sila, at pag sila nahuling, mamamatay sila. Samantalang ngayon sa atin, kunting sakripisyo lang hindi natin magawa. Yung pagpunta lang ng one time, hindi natin magawa. Diba? Yung mga ginagawa natin na simpleng bagay, hindi natin magawa. Pero, tingin natin ang hard-hard na. Ang hirap-hirap kasi Pasko eh. Kaya nga, yung anuman yung mga hardship natin na nararanasan ngayon, mga kapatid, wala po itong sinabi compared doon sa hardship ng ating Panginoon at doon sa mga nako ng mananampalataya sa akin. Kaya nga, saan, hanggang saan ba tayo umabot? Ang sabi kasi, hindi pa naman humahantong sa pagdaan ng dugo. Meron na ba sa atin na nagbuwis ng buhay para sa ating Diyos? Hindi pa nga tayo dumaranas ng mga persecution, mga kapatid. Pero itong mga mananampalataya na ito, dinadanas nila yung persecution. Kaya nga, nandun pa sila doon sa transition eh. Kaya nga ang sabi dito ng author ng Hebrews, hindi pa naman humahantong. Pero humantong din, di ba? Yung mga disipulo, namatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Pero ito kasi, kung titignan natin, ito yung mga transition eh. Ito yung mga preparation. So, mga kapatid, yung mga struggle natin sa bawat araw ay wala pong sinabi yan compared doon sa mga tao na nakula na sa atin. Minsan kasi, even I, hindi ko ba yung ibang tao? Gagal ng buhay. Bakit ba yung iba? Ganito po tayo. Bakit ba yung iba? Ganyan tayo eh. Pero mga kapatid, when it comes to our faith, hindi po kasi natin pwedeng maging conclusion yun eh. Na, eh kasi, mananampalataya na ako. Dapat, Lord, para tayo may patago sa Diyos. Na, dapat
maganda yung buhay. Marami tayong question sa Diyos. Pero kaya ang sabi natin mga kapatid, even the disciples, ang sabi ng Diyos, you will encounter hardship. Hindi niya pinangako na, as my disciples, magiging okay kayo lagi. No. Kaya nga mga kapatid, we must lay aside our hardship. May kanya-kanya lang tayong pinagdadaanan. May kanya-kanya tayong struggles. Hindi natin alam, minsan ang tao tahimik lang, mas matindi pala yung pinagdadaanan. Hindi natin alam, inside a man's mind and heart, ang tindi pala ng pinagdadaanan niya. Hindi lang niya sinasabi. So brothers and sisters, compare our daily struggles sa pagsunod natin sa Diyos. Baka mamaya, chicken feet lang yan, compare dun sa mga ginagawa ng iba. Na mas marami silang sinuko, mas marami silang sinakripisyo kaysa sa atin. Minsan kasi, lagi tayo nagko-compare dun sa mas mataas sa atin eh. Minsan, subukan natin tingnan din. Yung mga tao na mas less fortunate sa atin, kung ano yung kalagayan nila, at kung ano yung mga hardship nila sa buhay. At makikita natin na ang ganda pa rin pala ng buhay natin. Amen? So brothers and sisters, the race of faith is a marathon. O, tatlo lang yan. The race of faith is like a marathon. Hindi po madali. At malayo-layo pa ang ating takbuhan, mga kapatid. Ang ating journey bilang mananampalataya ay hindi natatapos, mga kapatid, hanggang tayo ay nabubuhay. Tuloy po ang takbuhan, mga kapatid. Pero kung alam natin kung ano yung mga mabigat sa ating pagtakbo, alam natin kung ano yung mga umaagaw ng ating atensyon na naglalayo sa ng ibang tao. Alam natin na kung ikukumpara sa atin, mas matindi pala yung mga struggles nila. At kung ikukumpara sa hirap ng ating Panginoon, wala mong sinabi yung mga hirap na pinagdadaanan natin. Alam natin kung ano yung naghihintay na gantimpan na hindi natatapos ang buhay dito kung hindi merong buhay sa walang hanggang, mga kapatid. Ang hamon sa atin bilang mga mananampalataya ay tumakbo tayo ng buong lakas. Give our best. Ibigay natin ang lahat. Tandaan po natin, mga kapatid, sa marathon. Nakita nyo sa TV, nakalinya sila. The race is all about endurance. Hindi po mahalaga kung paano tayo nagsimula. Ang mahalaga po ay kung paano tayo matatapos. To God be the glory. This is the message of God. Amen.